Hello, Corabuelas! Mabuhay! This is Gaisal Ortega and welcome back to my YouTube channel and this is my news and update sa mundo ng pageantry. Hey! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Ano mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat sa mga bago ko dyan, subscriber, returning viewers. Thank you so much sa support at sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe. Please subscribe my YouTube channel, Gaisal Ortega, Cruella in Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga videos, mga shorts, and mga palive. At ngayon ay magbabalita po tayo ng ating mga balitang fresh, mga balitang kakapasok lang. Dito nyo abangan yan sa aking Gaisal Ortega News and Update. News and latest update. Siyempre, unang balita talaga ng bongga-bongga. Siyempre, ang ating unang pan-news ngayon, congratulations, Miss Multiverse International. O, diba? Ipinanalo ni Natasha Ferrer sa Australia. O, congratulations! Boom! Sabog! O, diba? Another title galing sa Pilipinas. Siyempre, i-good luck natin ang ating Mr. Cosmopolitan 2024 na si Emerson Gomez. Lilipad na siya para mag-compete, para ilaban, para i-push ng bonggang-bongga na another crown na naman ito for the Philippines. So, congratulations. Good luck. Good luck pala dito kay Mr. Emerson Gomez at sa laban mo sa Mr. Cosmopolitan 2024. Sana ay maiwauwi mo ang panibagong corona para sa Pilipinas. And update tayo ng bonggang-bongga. Mamaya na gaganapin ang Miss Grand International National Costume Competition. So, abangan natin yan. Meron akong live reaction video, live and alive. At lagi tayong magkakasama. Hopefully, samahan ninyo ako dyan. October 27 PM Thailand time. So, ibig sabihin, late tayo ng isang oras. So, 8 PM dito. So, mamaya, baka naman magtanong pa kayo kung anong oras. Mapapanood po ang Miss Grand International sa YouTube channel na Grand TV. Okay. Pag Miss Grand, sa Miss Grand, papanood rin. Hindi po sa Miss Earth. Charot lang. Ayan po, national costume. Abangan natin kung ano ang national costume ni CJ Upiasa. Huwag po kayong mag-expect ng bongga. Knowing Philippines, hindi nagpapadala ng bonggang national costume internationally. Yun yung mga update. Next! Ang bago nating update, syempre, kung may Miss Grand, may Miss Cosmo, ay Mr. Cosmopolitan, may Miss Multiverse International, syempre, ang favorite, one of my favorite beauty pageant, Miss Earth. Punta muna tayo sa nagdatingan na sa Pilipinas kahapon at kanina ng bonggang-bongga. Miss Earth na dumating na sa Pilipinas, Miss Earth Portugal. Si Miss Earth Portugal, no? Masabog din talaga yung mga eksena ng mga taga-Portugal na isa sa mga Europea na magaling si Portugal sa Miss Earth. Miss Earth El Salvador. Si Miss El Salvador din, very very pretty. At talagang ayaw din pakabog kasi yung pinadala nila sa Miss Grand kabog din. Si Miss Earth Mauritius sa Pilipinas na siya. Ayan, kumati yung ilong ko. Miss Earth Mauritius. Si Miss Earth Albania. May pag-asa ba sa back-to-back ang Miss Earth Albania for today's video? Bahala na kayo. Ayoko mag-comment, diba? Miss Earth Brazil. Isa to sa mga magaling at isa sa mga iniisip ko na posible na makakuha ng corona dito sa Miss Earth. Si Miss Earth Brazil. Miss Earth Iceland. Very beautiful si Miss Iceland. Bantay-bantay kayo dito sa babaeng ito. Miss Earth Nigeria. Masungkit kaya ng mga African country ang Miss Earth ngayon. Miss Earth Japan, very sikat itong si Japan, very hype, I think so, very hype. So abangan natin kung
ma-place ba niya ang Japan sa Miss Earth after the Korea, after the Vietnam, Japan naman pa? Abangan niyo yan sa Miss Earth Pakistan! O, diba? Grabe yung Pakistan ngayon, ha? Ang dami na lang pinapadala, universe, sa lahat ng mapadyan, nagpapadala na rin sila kahit nasa nangyayari doon sa bansa nila. Kaya, good luck, Miss Pakistan! Miss Earth South Africa! Beautiful, very beautiful ng bonggang-bongga. Miss Earth Colombia! Ang ganda, ang tulis! Charot lang! Na nakakaloka. Yes, Miss Earth Cuba. Miss Earth Cuba, pak na pak. Kabog na kabog. Miss Earth Chile. Oh, ayan. Si Chile din. Isa din yan sa mga nasa contention. Si Miss Earth Cameroon. Nang bongga-bongga. Pasok sa banga. And of course, nasa Maynila na rin. Chantararantan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 
si Miss Earth Philippines kasi galing siyang Davao, di ba? So pumunta na rin siya ng Maynila, o di ba? Nakasundalo outfit pa yung lola niya, o di ba? So tingnan natin kung may laban ba si Miss Philippines dito sa Miss Earth kasi ang daming nag-underestimate sa kanya. Ah, hindi mananalo yan. Ah, hindi masyadong kabog. Ah, hindi, ang daming mga hesitation ng mga Pinoy. Syempre, pangabog nga ba si Ilyana nung last year, 'di ba? First runner up. Ay, hindi, Miss Earth Air siya. So ano kaya ang mapupuntahan ni Miss Philippines ngayon? Sundalo pa naman yung lola niyo. Oo, pa. Amazing. At ngayon guys, ibabalita ko rin sa inyo ang People's Choice o kaya Best Appearance. Kasi everyday nag-update sila ng mga botohan dito sa Best in Appearance at bago na naman yung kung nung isang araw ang Best Appearance ay si Norway at saka nung isang araw pa 2-3 days ago ay si Miss USA, ngayon may bago na naman, number 3 sa listahan sa Best Appearance ang taray nila, si Philippines hindi man lang umi-exena at take note ha, yung mga kapitbahay natin, walang appearance sa voting, si Thailand lang ang nag-i-exist when it comes sa Best Appearance sa voting. Oh. So, number 3 sa listahan na pinalabas ng Miss Earth Organization, si Norway. Kahapon, number 1, number 3 na lang siya ngayon. Mabilis siyang nilikwak ng bonggang-bongga. Mabilis siyang maungusan. Take note ha, sa mga taga-European countries, talagang pasabog din talaga sila sa support pag Miss Earth, no? Pero pag Miss Grad, walang bumoboto sa Miss Grad, pati sa Miss Universe. Pero sa Miss Earth, nangunguna yung ano nila, top 3 pa, Norway. Next, si Miss Earth Cuba, number 2. Si Cuba talagang, kung uungasan siya, lalaban siya. Kasi, angat da, sa kanya kahapon si Norway, tapos number 2 lang din siya, tapos si USA. Pero, nag-maintain siya sa number 2, ha? Galing. At, ang kasalukuyang number 1 sa listahan, ng mga listahan sa Best in Appearance sa Miss Earth ay Korea. Possible kaya na makuha ng Korea ang Best in Appearance? Who? Last year kasi, ang Best in Appearance umabot sa top 4, which is Vietnam. Umabot talaga sa top 4. So, ang this year ba, Best in Appearance, aabot ba sa top 4? So, abangan natin yan. At yan muna guys, ang ating latest update and news sa mundo ng pageantry. Maraming salamat sa suporta ninyo at sana i-suportahan ninyo ako hanggang sa magpakailanman. Maraming salamat. This has been Gaisel Ortega at your service. Paalam!